Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang mensahe na gustong ipaalam sa iyo ng mga cards. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Magbabanggit din ako ng zodiac sign kung ano yung ipapakita. Queen of Wands ng zodiac sign ay Aries. Kung ano man yung pinagdaraanan mo sa buhay, pinapayuhan ka ng card na ito na huwag mong hayaan na ito yung magpahina sa'yo, yung mga negatibong sitwasyon. Kasi katulad ng fireworks, yung buhay mo ay makulay. Ipaglaban at protektahan ng sarili at magtiwala sa nararamdaman. Six of Cups na ang zodiac sign ay Scorpio. May mga makahulugan at happy na nangyari sa'yo sa nakaraan. Kaya nga sa tuwing maaalala mo ito ay napapaluha ka or nagiging emosyonal. Sa mga naghahanap ng trabaho, makakabuti para sa'yo yung magkaroon ka ng koneksyon sa mga dati mong kaibigan. Kasi isa sila sa makakatulong sa'yo para makahanap ka or magkaroon. Pero syempre guys, maghanap ka rin ng para sa sarili mo para dalawa yung hihintayin mo or pagpipilian. Itong Seven of Cups, ang zodiac sign ay Pisces. Para sa ilan na nasa relationship, kung kayong dalawa lang ng person mo or meron kayong family, iniisip mo kung paano magkakaroon ng bonding. At saka advance ka kapag may celebration. Gusto mo na paghahandaan mo lahat, na bibigyan mo na atensyon yung person mo or yung family. Kaya ang ilan sa inyo nagtatagal ang relasyon kasi mas malaki yung parte mo sa relationship nyo, pero hindi ito issue sa iyo. Ang ilang single naman, meron kang pinagpipilian na potential person, higit pa sa dalawa. At sa ngayon, hindi pa talaga love ang focus mo, kahit na may person na nagpapakilig sa iyo. Pero soon, magkakaroon ka ng love life. Magkakaroon ka na ng sarili mong desisyon. Queen of Cups, Scorpio, Pisces, at Cancer. Nakadalawang queen ka na. Yung dalawang queens, ibig sabihin yan, mas nangunguna sa inyong dalawa ng person mo or family member ang emosyon. Kumbaga, importante yung family values. Tahimik ka rin na person. Hindi ka maingay kung may problem na kinasasangkutan. Itong Ten of Cups ay Pisces. Ibig sabihin nito ay masaya ka sa nangyayari sa buhay mo. Merong kapayapaan, nakatatlong cards ka na, at saka ito yung time na makakapag-relax ka. Kasi nagkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo sa sarili or sa family. Sa financial, ito yung magpapasyak sa iyo. Hindi ka na masyadong mamomroblema kasi itong dalawang cards na ito ang nagsasabi na magkakaroon ng solution yung problema mo sa financial. Kung halimbawa man na meron kang problema sa financial ngayon, mas makakabuti na ang hingan mo ng tulong ay yung family mo. Meron kasi sa family nyo na handa kang tulungan. Babae yung hindi ka matanggihan na person.
Itong The Temperance, ang zodiac ay Sagittarius. Nakadalawang cards ka na na ma-achieve mo yung goal mo sa buhay. May posibilidad na sa malayong lugar ito or bansa. Para sa mga nasa relationship, napapansin mo na rin ito na yung person mo ay makananay. Kumbaga close siya sa family, lalo na sa nanay niya. Kung tingin mo, hindi naman nasusobrahan yung pagiging makananay niya, mas maigi na maging close ka rin sa family niya. Lalo na't ang relasyon niyo ay magtatagal. Para sa ilang single, pwede ka nang mag-love life. Kaya lang, mas pinipili mong magbigay ng atensyon sa family mo. Sa magulang ba? Nag-aalala yung family mo sa'yo kasi ang focus mo ay family mo, magulang mo, at trabaho. Mukha kasing nasa tamang edad ka na eh, kaya pinapalaya ka ng magulang mo na magkaroon na ng love life. Itong Seven of Swords, ang zodiac sign ay Aquarius. Di ba nabanggit na magkaroon ka ng contact sa mga dati mong kaibigan para magkaroon ka ng trabaho? Mag-ingat na yung magiging connection nyo ay financial. Kasi kung money, yun yung iwasan mo. Yung mag-usap kayo, okay lang. Hindi dapat magkaroon ng connection patungkol sa money. Lalo na kung ang usapin, ang trabaho mo ay sa ibang bansa, huwag basta magbigay ng financial. Itong Ace of Cups naman ay Cancer, Scorpio, at Pisces. Pinakita sa nauna mong card na hindi mo kailangan mag-desisyon agad kahit na gustong-gusto mo ito. I-take mo yung chance kung sa karir man ito o negosyo, pero suriin mo munang maigi. Sa kalusugan, ang advice ng mga cards na ito ay kailangan kapag ka alam mong meron ng problem yung kalusugan mo, huwag mong dayain yung sarili mo. Magpatingin. Kung hindi ka satisfied, magkaroon ng second opinion. At saka mag-ingat sa kinakain or iniinom, lalo na sa mga babae. Kasi may posibilidad na ang ilan sa inyo, kaya mahina yung katawan mo, nagkakasakit ka. Kasi ang ilan ay pregnant. Ang ilan sa inyo, anuman yung edad mo, maganda yung estado ng health mo. Itong The Star naman, ang zodiac sign, ay Aquarius. Naka-apat na cards ka na para sa tagumpay. At saka, huwag kang mawala ng pag-asa. At saka, meron ding clarity sa sitwasyon na kinakarap ng ilan sa inyo. At para sa ilang single, kung sa umpisa namimili ka, at saka ang pinipili mo, family o career, pero sa mga cards na ito ay merong love na darating sa buhay mo na wala kang magiging choice kundi ma-in love. Itong tatlong last card ang pinagbasihan ko eh. Sa future pa naman yan, guys. At saka yung bubuin yung relasyon ng potential person, puno ng emosyon, hindi pang physical. Sa mga nasa relationship, maganda yung mga cards mo mula umpisa hanggang dito sa dulo. Naasahan mo na marami pang happy times na mangyayari sa relasyon nyo ng person mo. At saka, nakadalawang cards na para sa pregnancy or new beginning sa buhay mo. Nakadalawang cards ka na rin sa celebration. May posibilidad na malaki yung pamilya nyo, kaya may mga celebration kang inaatenan or sineselebrate. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo ah. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw, kasi general reading ito.
Ano man ang estado mo sa buhay, pinapakita rin sa cards na magkakaroon na ng kalma na sitwasyon. Lalo na't nabanggit sa naunang cards na magkakaroon ng clarity kung ano man yung gumugulo sa isip mo or sitwasyon. Alamin pa natin kung anong mensahe ang gustong ipaalam sa inyo ng mga cards gamit itong mystical cards. Itong pure intention ang nagsasabi na magkakaroon ng katuparan yung mga kahilingan mo at sinabi na rin yan sa mga naunang cards. At saka, hindi yung humihiling ka lang. Gumagawa ka rin ng action na para magkaroon ito ng mabilis na katuparan. Itong hidden depths, nakadalawang cards ka na merong person na naglilihim sa iyo. Pinapakita pa rin dito yung clarity na mabubunyag sa iyo kung ano yung mga katotohanan na dapat mong malaman at makakatulong ito para makalaya yung kaisipan mo. Patungkol man ito sa kalusugan, sa financial, ay ready ka na nakaharapin kung ano man yung sitwasyon or problem. Itong stargazing ang nagsasabi na marami kang iniisip, pinapangarap sa buhay na akala mo hindi na talaga magkakaroon ng katuparan. Pero ang totoo, nagkakaroon na ito unti-unti. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa na kahit sa dilim ay meron pa rin liwanag. Meron ding sitwasyon na magkakaroon ng katuparan pero hindi ito yung hiniling mo. Pero ito yung nararapat para sa iyo. Kung nakaramdam ka ng kalungkutan sa sitwasyon, makakaramdam ka ng kabaliktaran, kumbaga happiness. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Alamin naman natin ang angel number mo. Mamaya, aalamin pa natin yung final cards. Six, love, harmony, relationship. Itong harmony, pailang ulit ko nang nakita sa mga cards mo. Kapayapaan ang magaganap sa buhay mo. 2-2-2, good omen for relationship. Seek balance and peace. Yan yung kailangan ng ilan sa inyo, lalo na kung may problem sa relasyon. 8-8-8 is a sign that you have abundance in your life, whether it's love, friendship, money, etc. At yun naman talaga yung pinakita ng mga cards mo. Na merong kasaganaan sa love, sa family, at sa person. Ang pag-iingatan mo lang, yung alam mo nang hindi mapagkakatiwalaan, lalo na sa mga friends. Itong Five of Cups, ang zodiac sign ay Scorpio. Pinapaalalahanan ka na kung ano man yung nangyaring negatibo sa nakaraan, kung may hindi ka man nakasundo, hindi mo ito kasalanan. Huwag kang padala sa negatibong dala ng ibang tao. Mas maigi na mag-move forward ka. Ito yung mas makakabuti sa kalusugan mo, sa mental at pisikal. Itong Ten of Swords na ang zodiac sign ay Gemini, merong sitwasyon na matatapos na, nakadalawang cards ka na. Importante na tapusin na ito kasi wala namang sitwasyon na panghabang buhay or connection. Kaya may mga sitwasyon na inaalis sa buhay mo, hindi kasi nakakatulong sa kalusugan mo, lalo na sa kaisipan. Gumugulo lagi sa isip mo.
Yung mga worries sa karir man yan, negosyo, or love life, i-let go. Itong Page of Swords, ang zodiac sign ay Gemini. Buti na lang nagbago kasi maybe ngayon, sa present or sa future, ay nanaisip mo na magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon sa buhay mo na nagpapagulo sa isip mo. Mas magiging focus ka na sa layunin mo at ito na yung simula ng pagkamit mo ng tagumpay.